messing up with you. You take me higher. Yes, I'm rising up with you. Rising up with you. Good morning! Hooray! It's Saturday! Magandang araw po sa ating lahat. Isang pong napakaganda at pinagpalang araw na naman. Naniniwala po ako na pinagkaloob po sa atin ng Diyos sa oras na ito. Alam po ninyo, kung kayo po ay may mga nais nating ipanalangin sa oras na ito bago tayo simula sa ating worship service, we're actually dedicating 5 minutes of our time upang tayo po ay manalangin para sa ating lahat. Sa ating pong mga mahal sa buhay, o kung tayo man po, meron tayong mga prayer request, type lang po ninyo dyan sa ating comment section, and I'll be glad to pray for all our prayer requests. Alright? So, but before that, gusto ko lang bumati sa mga maaga pong kasama natin, si Mami Erlinda, good morning. Si Claudine, good morning sa'yo. Si Mia Gusi, good morning. Jess Leysa, good morning. Good morning, Ryan. Beth Torres, good morning. Berlin, good morning sa'yo. Jerome, of course, Pastor Jerome, good morning. Alright, so yan po yung mga maagang nag-join sa atin. And to those who are here, keep on inviting your friends, tag them so that they're going to join us sa ating pong Hooray, It's Saturday worship service. Alright, so like what I said, mananalangin po muna tayo. Let me just pray. And while I'm praying, I'm looking for your prayer requests as well. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na magkakaroon po kami na naman ng pagkakataon upang sambahin po kayo, papurihan po kayo, Panginoon, magsama-sama bilang isang kakapatid at magkakapamilya, Panginoon, sa pananampalataya. Lord, I declare that today we're going to receive your blessings. We're going to receive, Lord God, your anointing and your guidance, Lord. Your word that will refresh us. Maraming salamat, Panginoon, na lagi pong sariwa ang inyong pong biyaya at habag sa aming lahat. Sa kabila po ng meron po ngayon, namin pinagdadaanan, buho po sa pandemya pong ito, kayo po ay lagi nandyan para sa amin. And Lord, nananalangin po ako sa mga tao, Panginoon, na meron pong mga nangailangan po ng kagalingan, Panginoon. I pray, Lord, na kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila, Panginoon. Lord, I pray for Abner Law, successful open heart surgery. Truly, God heals. Lord, salamat po sa prayer request po na yan ni Ate Bettina, Beth Torres Law. Lord, salamat po sa successful, Lord, na heart surgery, Panginoon, ni Abner Law. Lord, salamat po. It has been... We celebrate, Lord God, with you, Lord, with her, Panginoon, sa tagumpay po na ito. Salamat po, Panginoon, I'm also praying kay Mami Arlinda's family, Lord, that they are going to be safe sa COVID. I declare that, Nanay Arlinda, na ang inyong pong pamilya will be safe from COVID-19 in the name of Jesus. Magandang araw po sa inyo. And Lord, thank you so much also sa kalipas po namin na prayer and fasting and consecration. I know that you have heard us, Lord, sa mga prayers, Lord. Salamat po. Also, I pray, Lord, for prayer request po ni Ate Girly Gonzalez, complete healing and recovery for my family. Lord, I declare complete healing, Lord God, sa family po ni Ate Girly Gonzalez, pati po ng recovery, Panginoon, sa sickness. In the name of Jesus, I believe, Lord God, that you are hearing us right now. Thank you, God. Lord, I also pray sa kapatid po ni Ate Lori Blanco, Panginoon, sa healing.
I pray, Lord, that you will continue to heal, Lord, yung kanyang kapatid in the name of Jesus. Remedios Blanco, Panginoon. I know, Lord God, that your will is for each and every one, Lord God, to be healed. And Lord, we declare your healing, Lord. We declare your will over the life, Lord, sa kapatid po ni Ate Lori, Blanco, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, God, for this time. Lord, I even pray for each and every one of us, Panginoon, na nasa oras na ito, Lord, that you're going to provide for us, Lord God, this whole year on how you have sustained us, Panginoon, sa nakalipas na taon. Ganun din naman, Panginoon, naniniwala po ako na kayo po ay mag-sustain sa amin sa taon pong ito. And Lord, salamat po sa biyaya at sa habag po ninyo na hindi po nauubos. And you know, maaaring hindi ko na po kaya magpray pa yung iba, but keep on sending your prayer request. We're going to pray for that and while in the background. Today po, isa pong napaganda pagkakataon upang tayo muling magsama-sama, sumamba sa Panginoon, umawit ng papuri sa Kanya, di ba? And I believe, lahat po tayo nangangapa pa rin sa dilim po ng paligid natin, like on how we grew in the past year, or past 2 years na nga, actually, of pandemic, but God has been so faithful. Today, as we come to God in worshiping the Lord, in honoring the Lord, yan din po yung ating gustong gawin. Lord, we're coming to you, God, and we are running to you, Lord. Our eyes will be fixed on you, God, that you're going to lead us onward this 2022. This is our heart's desire. These are declarations as we come together as one family in worshiping the Lord. So prepare your hearts, my brothers and sisters, as we come together in worshiping the Lord, in allowing Him to lead us onwards this 2022. Jesus, you go.
darkest deep, you lead me onward, you lead me onward. So you go before me when I cannot see. You lead me onward, lead us somewhere. Oh, let your love light up in the darkest deep. You lead me onward, you lead me onward. Your light shines straight through the night. Now we can see you, we will follow you. We run, run, run to your side. Oh, oh, oh. We will follow you. Sing your light shines, your light. Each one of us, God, to be holy, to be set apart for your kingdom. We want to be led by you, Holy Spirit, as we sing this new song. Thank you.
From the beginning, you have proven true. Moving over the waters, creating something new. Just by your breath, you have opened eyes. All of creation filled by you. See you move.
will see your glory. We want all of you. Father God, thank you for being who you are, a good God. And I pray, God, that as you breathe your spirit in us, thank you because of breathing in us, Lord, we are alive right now. And Lord, upon that breathing, Lord God, comes healing, comes comfort, Father God. And I pray, God, that I declare protection to everyone. I declare healing to everyone. I declare comfort, Lord God, to everyone that is here, Lord God. And I also declare, Lord God, generosity in their hearts. I also declare, Lord God, all the good things that you are about to bless them, Lord God, and you, the things that you have blessed them, Father God. Thank you, God, because we could always come to you anytime, anywhere, in every circumstances, Lord God, whether we are rejoicing, whether we are mourning, whether, Lord God, we can be ourselves, Lord God, in your presence, Lord God. Thank you, Father God, for being our Father, for being our God, Lord God. Thank you for the Holy Spirit, Lord God, for guiding us, for always reminding us who we are in you, Lord God, that we are your children, you are our Father. Thank you, Father God, for this time. Thank you for everyone that is here, Lord God. May you bless them and cover them with your precious blood for your protection. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. So, good morning, everyone. And nakakamiss sabihin, no? Hooray! It's Saturday! And it's a beautiful morning. Hindi mainit, hindi rin ulan. So I'm really glad that I am here and grabe nakakamiss pala, no? Nakakamiss yung tuwing Sabado after ng service, we go out and have lunch together. So before that, I just want to welcome you here. This is Victory Quezon Avenue and we exist for two reasons, and that is to honor God and make disciples. By the way, ako nga pala si Chara Ondoy, and I want to welcome every one of you. Kung bago ka dito or kung napascroll ka lang sa iyong screen, you are very much welcome. And for those who are here, you may tag your friends, your classmates, or kung sino man, your loved ones, for us to tune in here so that we can hear the message of God later. So, bago tayo mag patuloy, mag-shout out muna ako sa ating mga viewers. Ayun. So, good morning po sa inyo. Sina Kuya Chito nandito. Hi, Sam. Si Ate Ayla, si Minda, Kuya Mark, si nakita ko kanina dito si Bruce, si Evie, si Ate Des, si Miss Apple, nandito si Mami Girlie, nandito din kanina. So for everyone that is tuning in, good morning po sa inyo. And
I believe that this week we had our prayer and fasting, and everyone of you, meron tayong mga naging breakthroughs na. Na-receive na natin ang ating mga breakthroughs. And at the same time, we are still claiming for breakthroughs from the Lord. Diba? So, type nyo naman dyan kung ano yung mga naging breakthroughs nyo or yung mga pinagpipray nyong breakthroughs. And with that, we know that our heart is to continue to anchor our faith and devotion, hindi lang sa ating prayer and fasting and consecration, and hindi lang sa ating mga worship services, but every day in our lives. So this January, yes, this January and starting this Tuesday, we will resume our evening devotion. And now from Saturday, we will have it every Tuesday. So we will broadcast it in our Facebook page. And that is every Tuesday evening devotion. So 6 p.m. na ang ating evening devotion. So we hope that this will help our families to come together. And may this be our avenue for our families to just, we can listen to the word, no? And baka dito yung time na marinig nila yung preaching and they will receive the Lord. So may this be an avenue also for the salvation of our family as we come together every Tuesday evening for our devotion. And I hope to see you there. And every time you have breakthroughs or every time you have praise reports, you may share it with us also as you tune in on our Tuesday evening devotion. So see you there, everyone. And start na to this coming Tuesday. And with that, our worship never stops. We also worship God through our finances. So let me read on to you and encourage you with the word of God in Matthew chapter 6, verse 33. It says, But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day, is its own trouble. So God knows everything. Hindi mo pa, sinusulat mo pa lang yan sa faith goals mo or pinagpipray mo pa lang yan. Alam na niya ito before pa natin siya i-ask, and he knows kung ano yung mga kailangan natin. But one of the many ways he wants to bless us involves seeking his will and his righteousness. And he wants us to seek him. And since his nature is, he is a blesser. And nandyan na yung blessing niya, nag-aantay na para sa atin. And also because we have this covenant relationship with him through Jesus Christ. That's why when we are in his will and in his righteousness, we can seek freely his will and his righteousness in our lives. So as we bring out our tithes and offering to him, as we give to his kingdom, and we acknowledge that his will and righteousness will be done in our lives. I believe, no, na we have received so much from God this past year, this 2021, and I know that as we receive so much from God, we can also give as much as well. Kasi yung pagbibigay natin is the outflow of God's blessings in our lives. So therefore, secured tayo because we know that in His kingdom, He will grant us what we ask and what we need. And we are secured. We are secured in that. We can hold on to every promises that we have in God. As long as we seek first the kingdom of God. Kasi when we seek the kingdom of God first, everything will just flow. Nandun na lahat sa kingdom ni God. So nandun na yung blessing, nandun na yung provision, nandun na yung healing and everything. So may your heart give according to the outflow of God's blessing in your lives. And I know na punong-puno yun. So let's pray as we give our tithes and offering to God. Father God, we are expectant, Lord God, for more of you, Lord God, especially this year, 2022. I pray, God, that you bless every tither that is here, Lord God, and bless, God, those people na they are seeking, naghahanap sila ng trabaho ngayon, Lord. They are seeking for income, for resources, Lord God, to be able to give more, Lord God. And I pray, God, na
right now you are speaking to these people, and I also pray, Lord God, na may your provision, may you may abound in their lives, Lord God. May they be blessed, Lord God, not just financially, Lord God, but in every aspect, Lord God, with good health, with comfort, Lord God, and peace in their hearts, Lord God. Thank you, God, that as we give to your kingdom today, Lord God, you already blessed them. Your blessing is already pouring out, Lord God, in their lives. Thank you, God, because you are a generous God. That's why we reflect that, because we are in your image and likeness, Lord God. That's why we can also be generous. Thank you, Father God, for this day. In Jesus' name, amen and amen. So thank you, guys, and we have our ways of giving through online. We still have our Gcash, lalo na ngayon, it's pandemic, we cannot really go outside ng madalas. So we encourage that you give through our online payment, through our online giving, through Gcash, and we also have our direct deposit. And also, if you are free, you can drop by every Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 3 p.m. in our center in Victory, Quezon Avenue. And to continue to partner with missions, Every Nation Campus, and Real Life, visit our page in victory.org.ph/give. So we miss seeing you guys, and God bless you as you give. Congratulations, you made it to the end of our annual week of prayer, fasting, and consecration. This week, you and Every Nation people all over the world started the year, just like we start every year, with our week of prayer, fasting, and consecration. Together, we picked up our cross, denied self, and followed the example of Jesus in prayer and fasting. We participated in early morning prayer meetings, midday prayer meetings, nighttime prayer meetings. We prayed in our churches, in our offices, campuses, homes, believing that God hears our prayers and that God will heal our families, our campuses, our cities, and our nations. Our 2022 theme was Abide, the power and beauty of God's Word. We learned that God's Word is like bread that sustains us, like a seed that gradually produces fruit, like light that guides us, like a mirror that reveals our true self, like a hammer that breaks hard hearts, like a sword that discerns the intentions of the heart, and like a strong foundation that saves us during the storms of life. Available in 17 languages, our devotional material took us deep into the power and beauty of God's Word. Every Nation pastors and leaders from Singapore, the United States, Japan, South Africa, Australia, and the United Arab Emirates encouraged us through daily devotional videos as we fasted and prayed. Your pastors have always placed a high premium on the authority of the Bible, believing that all Scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness, so that the people of God may be complete, fully equipped, ready for every good work. As we continue our Abide theme throughout 2022, I trust that you will look back on a fruitful year, on a year that you intentionally abided in Jesus and made room for His Word to abide in you. May the words of Jesus in Matthew 4:4 be in your heart and on your lips this year. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen. Praise God to that. You know, kung kayo po ay nag-take part in our five-day prayer and fasting and consecration, once again, congratulations. I believe si Lord po, narinig po yung ating petition. And I believe also na more than us bringing petition to God, why we're doing this is because it's actually we would like to devote ourselves to God. Mas gusto po natin na makilala pa natin ang ating Panginoon. Mas gusto po natin na magkaroon po tayo ng mas malalim na pag-ibig at pagkakilala sa ating Diyos. And so,
I pray that all of us will go and continue to abide in the Word of God and be in love with its power and beauty. Grabe nakakatuwa, no? Akalain po ninyo, yung ating pong devotion has been translated into 17 languages all across the globe so that our every nation churches around the world could actually join us. Nakakatuwa lang na hindi lang po tayo sa Victory dito sa Pilipinas ang gumagawa nito. Tayo pong lahat yan worldwide. Alright? And so, I'm so excited na this coming year of 2022, tayo po yung gagabayan ng ating Panginoon. It's good that we do this every start of the year. Alright? And so, I'm looking forward for the midweek, the mid-year na prayer and fasting natin. Okay, and so, I believe we're all excited to listen to the Word of God today. And me too, I'm so eager and willing to listen to the Word of God as I would like to abide salita po ng Panginoon. Kasi alam naman po natin, without the Word of God, it's impossible for us to live this life. Sabi nga po kanina ni Pastor Steve, yung Word of God is like light that guides, di ba, sa madilim na mundo. It's like a bread that nourishes us. It's like a mirror that shows our true self. It's like a hammer that breaks the hardest of our hearts. It's like a seed that slowly grows and bears fruits in our lives. It's like a sword that cuts through in our lives, in our hearts, and even in our bones and marrows, and divides our spirit and soul. It's like a rock, a foundation, kung saan po tayo would like to stand strong and firm in this life. And that, that's descriptors of the Word. Yan po pinag-uusapan po natin sa ating pong preaching na to. And so, to deliver the Word to us today, I'm so excited to introduce to you one of our finest pastors in Victory Quezon Avenue, none other than, join us, okay, in welcoming Pastor Jerome Lagueras. All right. Magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga din sa aking colleague, ang aking kaibigan si Pastor J. Lord. I want to commend his passion, his dedication, and his love for the Word. Alam niyo po sa di nakakalam kung paano niyo nakikita si Pastor J. Lord na energetic, so passionate. Ngayon din po yan pagkasama namin sa office at ganun din kalalim yung kanyang pananampalataya at pagmamahal sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So magandang umaga sa ating lahat. I am Jerome. I'm your pastors, one of the pastors here in Victory Quezon Avenue. At kinagagala ko po at excited po ako na first time ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga. I would like to shout out lang po ang bawat isa na narito. Hindi ko man po kayo mabanggit. Shout out ko po yung mother ng aming pong masipag na admin na si Iska. Tita Beth Lo, magandang umaga. Welcome to our Saturday service. Gayun din ang iba nating kasama, si Ayla Aguila. Magandang umaga. Des Garcia, Hubert Aguila, nakikita rin kita minsan sa Wednesday, bro. Welcome. At gayon din si Ate Minda Estrada, Rosita Agulto, and also si Rose, ang masipag na may bahay ni Pastor J. Lord. Hello sa'yo. And also shout out din kay Lulu Maningas, as well as Marietta de Guzman at Jap Sanchez. At sa iba, at sa lahat sa inyo, welcome to Victory. Welcome to our Saturday service. We exist for only two reasons, and that is to honor God and we make disciples. You know, this year we are grateful because katatapos lamang po ng ating prayer, fasting, and consecration. Sino ba sa inyo? Nakiisa po kayo mula day one hanggang kahapon, day 5 tayo, we had a breakthrough night. Type yes if kayo po ay sumama na nagpray, fast and consecrate sa amin this week, because katatapos lamang po niyan and we know na bawat isa po sa atin ay may kani-kanilang breakthroughs. So makikita niyo po sa inyong screen, here in a Victory Quezon Avenue, we had our
Zoom and live po tayo sa Facebook kahapon with our leaders. Kakatuwa lang na sama-sama tayo na sinaliksik natin ang kalooban ng Panginoon ngayong taon. Bago mag-start ang taon na ito, January pa lang, we set our heart. Ingala-align natin. Ano ba, Lord, ang will mo sa aming buhay? At the end of the week, we know that lahat sa inyo na sumama sa aming prayer and fasting and consecration, you realize na at the end of this, hindi po yung breakthrough ang pinaka inaasam natin, kundi makilala natin si Lord in a deeper way. Mas lumalim ang inyong pananampalataya. As we abide in God's Word, mas lalo po kayo magkakaroon ng hunger to read the Bible. Remember, a rallying cry or mantra this year, we are destined to be at the top this 2022. And we can do that. Magagawa lang po natin yan kung tayo po yung mananatili sa salita ng Panginoon, which is lamp unto our feet and light unto our path. So our prayer is that as we grow in our knowledge of God and we get transformed and empowered through His Word, we will choose to anchor ourselves in and prioritize His Word all the more this year. Last week po, narinig natin si Bishop Ferdy na nag-preach as we start our new series, Abide. Gusto ko lamang po i-share sa inyo, ano po ba yung ating outcome-based objective para sa Abide series natin? It says here, every nation has always placed a high premium on the power, truth, fullness and benefit of Scripture. God reveals Himself to us through His Word by which He transforms and empowers us. In 2022, we're calling everyone, lahat po sa atin, nakikinig ngayon, we're 50 here sa ating live at yung iba sa inyo, mapapanood nito, replay. Lahat po tayo, we are calling everyone to a renewed commitment to read, understand, believe, and obey God's Word. Samahan niyo po ako sa pagbabasa natin sa salita ng Diyos ngayong umaga. Matatagpuan natin yan sa 1 chapter 5 verse 24. Nakasulat po rito. Si Jesus ang nagsasabi po nito, pagkatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na sa hatulan, sa halip, inilipat na siya mula sa buhay, mula sa kamatayan. Tayo manalangin. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami ngayong umagang ito na marinig po namin at maintindihan namin ang sinasabi sa iyong banal na salita. Ikaw ay salita at ikaw ay buhay. Maraming salamat. Aalisin niyo, Panginoon, ang lahat ng mga gumagambala, distractions sa pakikinig namin ng iyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your presence. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ang series po natin ay nakafocus po on aspect of God's Word, Abide, salitahan ng Panginoon, na matatagpuan natin sa Gospel of John. Sino ba si John? Alam po natin, he is a Apostle John. Siya po yung nagsulat ng Gospel, and also he is the theologian, and also nagsulat po ng Revelation. Ang kanya pong kapatid na si James ay kasama po sa 12 apostles or disciples. At sinulat niya po itong libro na ito. Malino po sa kanyang isipan ang dahilan at rason bakit niya sinulat ang Book of John. Alam niyo kung bakit? Basahin natin yan sa 1 chapter 20 verse 30. Ang mga nakatala rito o ang mga nakasulat sa book na sa librong ito ay isinulat upang kayo'y sumasampalataya na si Kristo, na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. So, sinusulat niya ito with his mind na lahat na magbabasa ng libro, lahat na makikinig sa salita ng Diyos ay maniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at walang ibang daan, walang ibang paraan upang magkaroon ng buhay kundi sa pamamagitan niya. May tanong ako sa inyo.
Anong bagay para sa inyo ang sigurado mangyayari? What is one thing na tingin nyo bukas talagang mangyayari? Sige nga, share nyo nga kung meron kayong isang bagay na naiisip mo that is in, so certain that will happen. Pwede mangyari mamaya, halimbawa, mamayang gabi. Sigurado kayo na mayroong buwan. Pagsilip nyo, sigurado bang may buwan mamayang gabi? E pa, what if madilim, maulap, di ba? Or meron ba sa inyo sigurado kayo na yayaman tayo this year? Di ba sa inyo, sigurado ka ba na babalikan ka pa ni ex? Sigurado ka ba na magkaka-love life ka? Di ba, Iska? Or, yung ba sa inyo, marami kayong inaasahan. How sure or are we certain that it will happen? Merong ang natanong na isang bata eh. Sabi, anong siguradong mangyayari? Alam ang sagot ng isang batang ito? Sabi niya, sigurado ako, may itbulaga pa rin. Diba? Kasi itbulaga na nanatiling ang tagal eh. Kaidara na yata namin ni Pastor Jaylord. Kaya para siguro sa new generation, it will happen every day. Itbulaga. Diba? Bakit ko na natanong? Because may isang bagay po na kailangan natin pag-usapan ngayong umaga. Let's be serious about this. Because pag-uusapan natin muna ang kamatayan. Sino ba sa inyo? Gusto niyo pag-usapan ng kamatayan. Ecclesiastes 7:8, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, for death, kamatayan po, ay destiny ng bawat tao. So, pag inaharap natin yung kamatayan, naiisip po natin, kailangan natin i-contemplate on how it is like to pass on from this earth. Diba? Paano kaya tayo mapupunta sa kabilang buhay? Kaya naman yung iba sa atin, is it binigay ni Lord yung ibang tao, takot sa kamatayan, fear of death? Should death be a scary thing? Bakit tayo natatakot sa kamatayan? Alam nyo po, if you are certain of good things, kung alam natin na mabaganda ang pupuntahan natin, wala tayong takot. Excited pa nga tayo, di ba? Example, patakin Boracay, alam nyo maganda yung lugar na yun. Excited kayo doon. Kung kayo, kung mamamatay tayo at pupunta ka sa langit, hindi ba dapat excited ka? Pero bakit natatakot tayo? Bakit takot tayo sa kamatayan? There are two kinds of death in the Bible. Alam niyo po yan. Physical. Pag ako po ay nagpa-pastoral service, marami ako napupuntahan na wake, lagi po nasasabi yung physical na katawan, patay. Pero yung may pangalawang uri ng kamatayan, yung spiritual, na malayo tayo sa Panginoon habang buhay, doon tayo sa impyerno at hindi natin kasama na ang Panginoon sa langit, at ito yung pangalawang kamatayan. Nakalungkot po, pero ito yung katotohanan na kailangan natin tanggapin. Death is certain. Lahat po tayo, whether mayaman ka, mahirap ka, guwapo ka, hindi ko sabing guwapo ko ha, guwapo si Pastor Jaylord, whatever our status in life, kahit sikat ka pa, hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. So kailangan natin pag-usapan ngayon, di ba? But ang sasabihin ko sa inyo, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na sa hatulan, sa halip, inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sa etong sa ating binasa, pinapakita ni Jesus ang kanyang relationship sa kanyang ama, yung kanyang posisyon, yung kanyang kapangyarihan. Kaya naman ngayong umagang ito, hayaan nyo na ibahagi ko sa inyo ang tatlong kapangyarihan ni Jesus upang manatili tayo sa kanyang salita. We need to abide in God, abiding His word. Pero nais ko na makita po natin at tanggapin natin ang katotohanan ito na may kapangyarihan si Jesus. Unang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos Ama at Diyos Anak ay iisa. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, verse 19, pakatandaan ito na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama ay siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. So parang sa kultura natin, like father, like son. Di ba? Parang
si Diyos Ama binigyan niya ng special power of attorney si Jesus. So pag may special power of attorney kang hawak, lahat ng authority by law kaya mong execute. Pipirma ka sa kontrata, you will transact. Gayun din, the same power ang Diyos Ama, Diyos Anak. Bakit? Out of love. Basahin natin ang verse 20. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama. Bakit pinapakita to ng ating Diyos Ama? Upang tayo'y humanga. We will honor, we will be marvel at the power of Jesus. 21. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Kung paano ang ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binibigyan niya ng ganoong karapatan. So, kailangan natin establish dito kasi marami sa atin, parehas lang ba yung power? Parang kasi nung bago akong Kristiyano, magkakaiba ba yung kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Hindi. Magkakaparehas ba sila? Yes, hindi, walang hierarchy na mas mataas. Wala po. They are equal in power, in authority. Walang contradiction. Yun po kailangan natin maintindihan. Kung paano po tinitingnan natin ang Diyos Ama na makapangyarihan, the same power na meron si Jesus. We must see the unity in our Trinity. And Jesus is telling us that the words God the Father has given to Him to tell us is true. Kaya naman, we can abide in His word. Sa Tagalog po na abide, maganda eh. Mananatili tayo sa Kanyang salita. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa. Equal po sila. Wala hong hierarchy. Walang mas mataas. Wala hong contradiction. Sila po ay magkakaparehong kapangyarihan. The same power. Gayun din, ang kanilang mission, iligtas ang tao, parehas po. So, ayan po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ibinigay sa kanya ng Ama dahil mahal siya ng Ama at gusto ng Ama, ng Diyos natin, na bigyan natin ng parangal upang humanga tayo, upang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Wow! What a powerful truth. That the same power na nagbuhay kay Jesus, yun po yung the same power na meron tayo. Banal na Espiritu. Sabi nga sa atin, di ba? Meron din tayong ganung kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Pwede tayong magpalayas ng mga demonyo. Pwede tayong manalangin sa mga patay. Because we have the same Holy Spirit. Wala pong malit na Holy Spirit sa inyo. Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan kayo? Dahil nasa inyo ang banal na Espiritu? Sige nga, type yung nga po ng amen. If you are believing that the same power na meron ang Holy Spirit, the same power na nagbuhay kay Jesus sa kanyang kamatayan, pagkalipas ng tatlong araw, siya'y nabuhay, ito po ang binibigay sa atin ng ating Diyos. To heal people, to pray for people, to intercede. Because we need the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? So number two, na kailangan natin maintindihan ang katotohanan, ang kapangyarihan ni Jesus ay magbigay buhay. Verse 24, pagkatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsubo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, sa halip ay inilipat na siya mula sa kamatayan. So dito na gustong ipahiwatig ni Jesus, iparating sa iyo at sa akin, na iba po ang hearing sa believing. Iba po kasi na naririnig mo lang eh. Pero iba yung naniniwala tayo. We hear the words of Christ and we believe that Christ has come from the Father for us. So, kaya tayo maliligtas eh. So, ang kaligtasan po, ibig sabihin niya, tatanggapin natin yung pagmamahal ng Panginoon, yung kanyang habag, yung kanyang blessing. Paanong paraan? Through hearing, narinig niyo po yung salitang ito. Kung kayo po ay bago, welcome to victory. Hindi aksidente na ngayon ay narinig mo mensaheng ito at narinig mo ito.
Pero hindi lang sapat na marinig mo ito, kaibigan, kapatid. Kailangan mong sampalatayanan. Kailangan mong maniwala sa salita. Hindi tayo nandito na lalabas lang sa tayo ngayon, marinig mo, mabasahin mo yung Bible, tapos wala na. We have to hear and believe. Kasi posible po na maybe some of us, narinig nyo na po itong gospel, narinig nyo na po itong salita ng Diyos sa buong buhay nyo. Yung iba nga sa atin, lumaki pa tayo na alam mo at kilala mo si Jesus. May I tell you, even demons, kilala si Jesus at ina-acknowledge na siya ang Diyos. Ngunit ang tanong, naniniwala ka ba? Iba po kasi yung naniniwala ka lang sa narinig mo lang. Can you say that you trusted God? You trusted Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Gusto ko yung verse 19 na ito, sa wikang Ingles, sinabi ni Jesus, truly, truly, I say to you. At gayon din sa verse 24, truly, truly. Gusto kong i-highlight kasi pag sinabi ni Jesus na truly, truly, ang Greek literal po na meaning net ay amen, amen. Ibig sabihin, kailangan natin maintindihan ito na when we hear it, it is amen. It is a word that means narinig mo yung katotohanan na na-present tayo at kailangan natin paniwalaan. Kumbaga, sobrang highlight ni Jesus sa kanyang sasabihin na kailangan sabihin, truly, truly, amen, amen. Because nais niya na maniwala tayo sa katotohanan ito. Bago pala niya sabihin, eto na yung katotohanan. This is how God gives eternal life. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Eto po ang John 3:16. Eto po yung sinasabi sa Bible na walang ibang daan, walang ibang katotohanan at buhay kundi kay Jesus at sa pamamagitan niya. Hindi tayo makakaroon sa Ama. Hindi po sa sarili nating gawa, hindi sa inyo pong sariling relihiyon. Yes, we need a relationship with Christ for us to get saved. Alam ko pa ulit-ulit ko na natin ito naririnig, pero 100% ba't na tinatanggap natin sa ating mga puso? Nalalaman natin na may kapangyarihan si Jesus na magbigay buhay, pero hindi lamang po buhay sa lupa, kundi buhay na walang hanggan. Ito yung good news ko sa inyo. Takot tayong mamatay. Kasi hindi natin alam yung pupuntahan natin. Marami po akong napupuntahan, sabi ko nga sa inyo, mga burol. Pag sinasabi ko sa kanila na takot tayo kasi hindi natin alam impyerno ba o langit. Pero kung sigurado tayo na langit na pupuntahan natin. Sabi nga, hindi tayo matatakot. Para lang tayong dumaan sa pinto, isang pinto lang yung bahay nyo halimbawa, walang ibang daan papunta sa langit kundi kamatayan. Panalangin ko po, hindi ko takot ang manaig sa atin, kundi kasabikan natin na makasama si Jesus, magpuri tayo sa Panginoon isang araw, buong, for eternity, buhay na walang hanggan, kapiling ang Panginoon. Kundi ito dumadanas ka, kapatid, ng pagdurusa, may sakit ang iyong family members, hindi mo na alam, sometimes you want to give up. Bakit puro sakit na lang? Puro pagdadalamhati, hiniwalayan ako ng asawa, yung business ko, ang dami kong pinagdadaanan. Pero sa langit, sabi sa Bible, there's no tears, there's no sicknesses, wala na ang dating bagay, papawiin ni Lord. Kung kayo po'y umiiyak, kung kayo po'y pinagdaanan, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, or namatayan ka, kung ano man yung nawala sa'yo, sa langit, God is saying, He will wipe away every tear in your eyes. Pupunasan ni Lord ang mga luha, kung ano man paghihirap nyo. I don't know about you, pero ito po ang nagbibigay sa atin ng kasabikan at kasiyahan na makapiling ang Diyos isang araw. Huwag naman ngayon, baka sabihin nyo, ganun ba, excited na ako, Lord, ngayon na lang, gusto ko pa makasama, kailangan kong ayoko na sa buhay nito, hirap-hirap na ako. Hindi pa, maaaring hindi pa tapos ang mission ni Lord sa buhay mo ngayon. Marami ka pang gagawin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen ba tayo dyan? Naniniwala ka ba sa dalawang katotohanan sinabi ko? May kapangyarihan si Jesus, kapangyarihan niya at Ama ay isa. Pangalawa, may kapangyarihan siya magbigay buhay at buhay na walang hanggan. At pangatlo po, na aking ibabahagi sa inyo, may kapangyarihan si Jesus upang humatol
sa mga tao. 27, binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol. Bakit? Sapagkat siya ang anak ng tao. Tanong niyo sa akin, kailan ito mangyayari? 28, huwag niyo itong pagtakhan. Yung second coming or yung judgment, huwag na natin pagtakhan. Nakalagay niyo sa Bible eh. Sapagkat darating ang oras. It is certain, hindi ko alam, wala makakaalam, pero darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. So lahat ng mga namatay before, nakalagay po dyan sa Bible, sila ay muling bubuhayin. 29, lahat ng gumawa ng kabutihan, ito kailangan natin tanggapin. Kasi feeling natin, yung ginagawa natin, walang effect, walang sick, walang impact on eternity. Nakalagay po sa Bible, lahat ng gumagawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at lahat ng gumagawa ng kasamaan ay parurusahan. Sabihin niyo po sa akin, totoo ba ang langit at impyerno? Totoo ba na may paghahatol at paghukom? Baliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ako po ay mensahero lamang ng kanyang salita. Lahat ng gumagawa ng kasamaan ay parurusahan. Kung kayo po naisip niyo, bakit Lord, grabe yung evil. Narinig niyo na ba ito na puro kasama na lang ang nangyari sa mundong ito? Hayaan natin si Lord ang humatol. Hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. This is a remarkable statement that the Father judges no one but has given all judgment to the Son. Narinig natin, nabasa ko po yung Genesis 18:25. Yung nakikipag-usap po, di ba, si Abraham kay Lord, sabi niya, naniniwala ako na ikaw ay makatarungang hukom. Ikaw ang maghahato sa buong daigdig. So, yung Old Testament, it turns out na sinabi ni Abraham na maghahatol at judge ng lahat ng tao ay ang Diyos Ama. However, dun sa nabanyo na itong verse, the Father has given all judgment to the Son. Verse 27, highlight ko lang po, kailangan natin maintindihan ito. Binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol. Hindi ba mind-blowing for me, si Jesus ang hahatol sa akin, pero siya rin yung nagligtas sa akin sa kamatayan at kasalanan. Wow! What an amazing truth! The one who saved us is the one who will judge us. I don't know about you, pero ang anak ng tao, hahatol. Bakit? Bakit siya yung karapat-dapat? He is a perfect one who will give a judgment. The one who saves us. Why? Because the Word became flesh. Ang salita, ang buhay, at ang salita ay si Jesus. He is the God-man, 100% man, 100% God. He became man that he might taste death for us. Alam niyo ba't naparito si Jesus? Sininid ang kalooban ng Diyos Ama na iligtas tayo. Nais din niya na maipakita sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan at ano ba ang ibig sabihin ng buhay. Hebreo 2:9. Subalit alam nating si Jesus kahit sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel at binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya. Tingnan niyo po sa kamatayan. Si Jesus, katulad natin, tao, natakot din siyang harapin ang kamatayan. Remember, sa hardin ng Getsemani, halos isang araw bago siya ipako sa krus. Sabi niya, Panginoon, kung hindi niyo mamarapating, alisin niyo po ang kupang ito dahil ayaw niyang maranasan. Dahil bilang tao, sino ba naman ang hindi takot sa kamatayan? Pero yung kamatayan ni Jesus na makukuha niya, madadanas niya, ay higit pa, parulusahan siya, papatayin siya sa krus. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, Hebrew 2:9 says, iloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Alam niyo, kamatayan, yung kaparusahan na dapat sa atin at sa ating kasalanan, si Jesus po yung nagdusa. Si Jesus po sa krus when he said, my Father, why have you forsaken me? Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Alam niyo, kailangan maranasan ni Jesus ang parusa ng kasalanan, inaatang sa kanya upang pagbayaran ang kasalanan ko, ang kasalanan mo,
ang kasalanan ng lahat ng sino mang sasampalataya sa Kanya. He was made like us in every aspect. Na time si Jesus, naging tao siya. But hindi siya nagkasala. Hebrews 4:15, having become man, no, makinig kayo, truly, makinig kayo, he knows man in the perfect position to judge man. He is a perfect kasi nagkatawang tao siya. Naging tao siya, kaya naman siya yung hato sa tao. Therefore, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos Ama na humatol. Bakit? Dahil siya ay anak ng tao. The Son of God will judge us. He is the Son of Man. As I end, alam niyo po, itong tatlo kapangyarihang pinakita ko sa inyo, sinabi ito ni Jesus because many people, scribes and Pharisees, tinatanong siya kung sino ba siya na nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Alam niyo po, if we read back yung chapter 5, bakit sinabi ni Jesus yung mga kapangyarihang ito? Because sa chapter 5 po, we find a multitude of invalids. May mga bulag, lumpo, paralyzed. Sila po ay nakahiga sa pool of Bethsaida. Gusto po nila na gumaling. Naghihintay silang himala sa artesian well. Pero may isang tao po na wala ng pag-asa. Kaya itong salita na rinig natin, ang pinanggalingan po nito, may isang invalido, hindi makalakad, 38 years, and wala siyang pag-asa. Pero nung dumaan si Jesus, tinanong siya ni Jesus, do you want to be healed? The man can only complain that he has no one. Wala po kasing magpupunta sa akin kasi naniniwala sila na pag sumausaw ka doon sa tubig at gumalaw, pagagalingin ka. So siya, dahil invalid siya, hindi siya malakad, nandun lang malayo po, hindi siya makasausaw sa tubig. Pero ito po yung kapangyarihan ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Nooy di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Church, may kapangyarihan si Jesus. May kapangyarihan ng kanyang salita. Kung paano sa simula ng chapter 5 na ito, pinakita niya ang kapangyarihan sa isang imbalido na napalakad niya. Ngunit ang imbalidong ito ay nakarinig at naniwala sa sinabi ni Jesus. Maaaring iba sa inyo, wala kayong pag-asa, nawala na kayo ng inspirasyong mabuhay. Nakakalungkot, marami ako nakakausap. Dahil pinagdadaanan sa buhay, suko na, nagpo-post ng mga messages na cryptic na gusto ko nang mamatay. Pero narito si Jesus. Tinatanong ka niya, do you want to be healed? O sa ibang paraan, ano ang nais mong gawin sa iyo ni Jesus ngayon? Kapatid, kaibigan, di aksidente na narinig mo ang boses na ito. At iniimbitahan ka ni Jesus. Nais mo ba ng kagalingan? Nais mo ba ng buhay na masaya, ganap, walang problema, kasama siya? Nais mo ba na magkaroon ng pag-asa? Nais mo ba na mabuo yung pamilya? Nais mo ba na magkaroon ka ng trabaho? Nais mo ba na ikaw ay maging pagpapala sa iba? Nais mo ba na ikaw ay maging mayaman upang makatulog sa iyong pamilya at sa ibang tao? Ano ang nais mo ngayon? I have a good news for you. Jesus is asking you, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Ano ang prayer request mo? Jesus is here. Holy Spirit is here with us. What is one thing you are praying God for? Pwede mo i-type mo sa ating comment section, ano ang isang bagay na nais mo sa pagkakataong ito? Maaring kagalingan sa iyong mga buhay, sa tatay mo, sa asawa mo, kagalingan sa buong pamilya. I will pray for you. Sama-sama tayo dito. We are in faith. Tayo'y naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus, sa kanyang salita, at sa kanya ay may buhay. Type your prayer request. We will pray, sabi ni Pastor J. Lord. Kahit matapos ang ating service, we will pray for you. As your pastor is here in Victory, Quezon Avenue, we are believing sa inyong faith goals this year. Dahil naniniwala tayo
sa kapangyarihan ng salita ni Jesus at sa kapangyarihan ni Jesus na magbigay buhay. Sa pagwawakas, nais ko rin bigyan ng itong katotohanan na si Jesus ang buhay at ang sino man na manatili sa Kanya at sa salita niya ay may buhay na walang hanggan. The Word of God doesn't just offer knowledge. Huwag ho tayo na nakikinig lang. Alam lang natin yung salita. Narinig ko na yan. Nais natin tanggapin ang buhay na walang hanggan. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Ang kinin natin yung pangako niya, kagalingan, kung ano man ang pinag-play mo. Nasa pangako yan ni Lord. It is God's will for us to be healthy. And we can take that promise of salvation through Christ, kaya naman magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya. If you receive Jesus, you have passed from death to life. Huwag kang matakot sa kamatayan. You will not face damnation. Si Jesus na ang umako sa kasalanan at kaparusahan ng kasalanan mo, kapatid. Though we may die, lahat tayo, we will again hear His voice and we will be raised from dead to everlasting life. Ililipat na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat kayong umaga na natanggap po namin ng katotohanan at hindi lamang po ito narinig, kundi amin pong nilagay sa puso namin na ang kapangyarihan ng Diyos Ama at ng Anak ay isa. We will view Jesus as great God, walang hierarchy, walang mataas, pero yung lahat ng karapatan, kapangyarihan, ibinigay mo sa Kanya, karapatang humatol, karapatang magbigay ng buhay, at magkaroon kami ng pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Panginoon, maraming iba sa amin ay sa pagkakataong ito, hindi pa namin lubos na kilala si Jesus. Sa relihiyon namin, sa kultura namin, kilala namin si Jesus, pero wala kaming personal na relasyon sa Kanya. Hindi aksidente. You could be somewhere else, kapatid. 12:07 ngayon ng tanghali. Pero narinig mo ang mensaheng ito dahil mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos, at ayaw niya na magkaroon ka ng takot na harapin na kamatayan dahil hindi ka sigurado sa iyong pupuntahan. Kung nais mo na makasiguro sa buhay na walang hanggan, ngayon pa lang, the eternal life starts now. Hindi pag namatay tayo. Eternal life begins now kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Gagawin mo siyang Diyos, sariling tagapagligtas. Ang buhay na walang hanggan, magsisimula ngayon. We will enjoy heaven, eternity, right here, right now. Hindi pagkamatay tayo, no! Because power of Jesus, the power of Jesus, that eternal life starts right now. Kung nais mong tanggapin siya, hayaan mo na ipanalangin kita. May I plead with you, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito na hindi mo tinatanggap si Jesus buong puso. May doubts ka pa. Nakilala mo si Jesus pero wala kang personal na relasyon sa Kanya. Sundan mo ang aking panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat na ngayong araw na ito, nalaman ko kung gaano mo ko kamahal. Nakasalanan ako mula pagkabata, ngunit dahil sa iyong pag-ibig, Jesus, inaalay mo ang iyong buhay, ikay ay namatay para sa aking kasalanan, pagkaaran ng 3 araw, muli kang nabuhay upang ibigay ang regalo ng buhay na walang hanggan sa sino mang mananampalataya sa iyo. Panginoon, Jesus, nais ko na magkaroon ng buhay. Buhay ngayon, ang buhay ko walang pag-asa, pero Lord, give me this life, life to the fullest. I receive eternal life right now as I accept Jesus as my Lord and Savior. Pumasok ka, Jesus, sa aking puso. Patawarin mo ako at tinatanggap ko yung pag-ibig sa akin. Maraming salamat na hindi mo ko ahatulan mula sa aking kasalanan, kundi inilipat mo ako sa buhay na wala hanggan dahil sa iyong pagmamahal sa akin. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Kung kayo po ay nanalangin sa aking sinabi kanina, type nyo naman po, Jesus. If you pray that prayer, type Jesus sa ating comment section so that
our leaders, our some of our leaders here in Victory Quezon Avenue Saturday service will message you. We want to help you in your newfound faith. Connect with us. Nais po namin na maging bahagi at nakatulong kami sa iyong buhay spiritual, bagong buhay kasama ating Panginoong Hesukristo. Lord, maraming maraming salamat sa buhay na walang hanggan. And second group of people that I would like to pray. Ano yung isang bagay na nais mong ipanalangin sa Panginoon? Sabi ko sa inyo, may kapangyarihan ang Diyos. May kapangyarihan si Jesus na tumugon sa ating mga panalangin. Nais ko na ipanalangin especially yung mga nagbigay ng mga prayer requests kanila. This is, we will do something different because God is personal. And as a church, as a congregation here, sa ating po Saturday service, I want to pray for you as we are believing for our breakthroughs. Rodolfo Manuel, kagalingan ng buong pamilya, Lagueras at Manuel family. Gayun din, sabi ni Rosita, kagalingan sa buong pamilya. Lord, I pray for Eric, Bobby, Mark, and me, Agulto family. At pinapanalangin ko kay Ate Minda, restoration sa lahat ng relationship, ang relationship ng anak niya si Mika, na mabalik ito sa Panginoon at magkaroon sila ng relasyon, lahat ng pamilya ni Ate Minda. Gayun din kay Marieta, Lord, I pray for good health, financial provision to be a channel of blessing. Gayun din kay Jacqueline Gasapo, nagagaling ang lahat ng may sakit sa kanyang pamilya. Lord, ito po yung panalangin namin. Gayun din, sinabi rin ni Hubert, Lord, I pray that everyone hearing and listening to this message of hope from you, touch their hearts and open their minds that they will abide in you and make you as their Lord and Savior. Amen for that. Lord, maaaring iba sa amin, may panalangin kami, hindi namin na-utter, hindi namin na-type, but Lord, katulad ng tinanong mo sa invalido, what do you want me to do? Do you want healing? Lord, tinatanggap po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na makakagawa na lahat ng imposible. Ano man ang imposible para sa iyo, sa Panginoon, posible yan. That is why you can ask Jesus for anything according to His will, and He will give it to you. Ask and it will be given. Maring hindi mo natatanggap kasi hindi ka humihingi. The Bible says, ask and it will be given. Our Lord Jesus has the power to give life, to give your answer prayer right now. Lord, maraming salamat, Lord God. Babaunin namin ang salita. Mananatili kami sa iyong salita ngayong araw na ito and for the rest of our lives. Church, why don't we do this? Balik natin ang papuri at pagsamba sa Panginoon sa ating mga pagbibigay awit at papuri. Sama-sama tayong magpasalamat sa kaligtasan, pagmamahal na ibinibigay ni Jesus sa ating lahat. Come on, church, let's worship God. Chains come falling, we have seen you move, we've seen battles won, we have seen you move. Sing it out. We have seen you move, we have seen your glory, we know when you speak, all our chains come falling. See you move.
kingdom come. We will see you move. Oh, you sing in our heart. We will see you move. We will see your glory. We want all of you. Thank you, God. Thank you for your word. Thank you, God. It's so refreshing. And of course, if we appreciate si Pastor Jerome for that powerful message, mag-type naman tayo, thank you, Pastor Jerome, sa ating pong comment section. You know, talaga pong ang ating Panginoong Hesukristo ang merong kapangyarihan sa ating buhay. Anyone who is in Christ, they will not die. They will just fall asleep. And one day, as a Christian, we're going to be awakened once again to be with Jesus Christ forever for the rest of our lives. And no, that's what I'm believing. Ang isang Kristiyano po, hindi po namamatay yan eh. Natutulog lang yan. And so, yeah, that's the word of God today. And like what I'm saying, si Jesus Christ lang po, nasa Kanya po ang kapangyarihan, nasa Kanya po ang buhay na walang hanggan. Diba? Remember, sinabi po ni Jesus Christ sa Kanyang mga disciples, kayo ba, ay ililisanan niyo rin ako? Iiwan niyo na rin ba ako? Sabi ni Peter, bakit Lord? Nasa iyo ang buhay. Alright, so anyone who is in Christ, you are saved. You and your household. Okay, and so, tayo po may buhay na walang hanggan mula po dito sa buhay na meron tayo ngayon in the physical world and even life beyond death. And that is a guarantee. And that is for sure. Okay, so, as we end, tanggapin po natin ang ating pagpapala mula po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ito ang aking samo at aming dalangin sa tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Alright, so this is where we end our Saturday worship service. Once again, thank you so much for joining us. See you again next Saturday in our Hooray, It's Saturday. God bless you, everyone. Enjoy the rest of the weekend. Bye!